Manama gate. Ayan, kasama namin siya. Titingnan natin sa kabila. Hi guys! So for today's video nga, pupunta kami sa Manama Gate. So ayan, actually wala akong planong pumunta dyan. Yung kasama ko ay nagpasama lang. Ayan, isipan kong mag-video. Napakaganda ng place na to guys. Kung magbabakasyon kayo sa Bahrain, napakaganda dyan guys. So ayan nga, yung may mga old building pa sila. So nagpark lang kami medyo sa malayo para hindi masyadong ano. So mas maganda yung parang maglalakad-lakad kami. Ayan nga. So, malapit lang siya, guys. So, nag-usap pa kami dyan kung ano nga yung gagawin namin. Nalilito kami. So, first stop, yun nga yung fountain. Char. So, ayan. May nakita pa nga siyang apam. Kinilig siya. Tuloy lang natin ang paglalakad, guys. So sinasabi nga ng kasama ko, dati siya nagtrabaho dito banda sa may McDonald's. Yan yung first job niya ata nung dumating siya dito. Ayan. Tinuturo niya pa. So, ayan na siya, guys. Napakaganda nito. Actually, araw-araw ko itong nakikita, pero hindi ako bumababa. Kasi, sa transpo ko, umiikot lang kami banda dito. Tapos, nandun na yung hintayan ng mga transpo. So, ngayon lang talaga ako nakapunta ulit. So, pagdating ko ng Bahrain, alam ko napuntahan ko na rin to, pero hindi pa siya ganun ka-develop. So, eto nga, maganda siya paggabi, guys. So, may parang, hindi ko alam kung ano yan. Parang mga design nila na parang, alam mo yun, sa balite. Yung mga sabit-sabit, may mga etos na ganun. Tapos, may mga parang local brand sila ng bag. Yung mga parang gawa ng mga handcraft, ganun. So, marami din sila mga stone. So, nagandahan ako talaga dito sa mga, ano nila, ilaw. So, ang gaganda. Meron kaming na-interview kanina na parang handmade daw yan. So, tingnan nyo na lang, guys. So, ang ganda niya, guys. Ayan. Hindi ko natanong kung mga magkano yung mga ganyan. So, marami din sila mga pang-gift. Yung mga ganyan, yung parang ano nga niyan, yung lagyanan ng mga senso. Correct me if I'm wrong, pero ayun ang pagkakaalam ko dun sa lagyanan na yun. So, trinay kong actually, kala ko magpipicture ako dyan, pero kinukunan pala ako ng video, kaya tuloy-tuloy na ako. Ayan lang. So, yun na nga. So, wala akong nagustuhan, kasi wala akong pera. So, ayan guys, may mga pang-gift din sa mga babies nyo kung mag-gagala kayo dito sa Bahrain na to, sa part ng Bahrain na to. Actually, yung hinawakan ko kanina, pwede siyang pang, ano tawag dito, souvenir. So, may mga abaya din, may mga long dresses. So, ayan na nga guys. So, dito sa Bab Al Bahrain. Ang main, ano talaga nila, parang main attraction nila dyan is yung mga gold na malalaki. So, dyan ka makakahanap ng mga gold na mga mura talaga. So, pero nagtataka ako bakit nakalagay sa price tag nila is 1,000 something. 1,000 BD is parang nasa 100,000K in the Philippines. Pero pag pumasok ka doon sa tindahan at tinanong mo kung magkano yan, parang kalahati yung presyo na ibibigay sa'yo. So parang hindi ko alam kung strategy nila or what na parang discounted nila yan. So anyways, kanya-kanyang discard yan sa mga business, yun lang. So nakwento ko lang naman, ako'y curious lang naman. So ayan yung mga gems and rock nila na mga gagandang stone na binibenta din nila. So hindi ko yan tinanong kung mga magkano guys, pero ang gaganda nila. So, meron mga shape-shape pa sila in color-color. So, kung mahilig kayo mag-collect ng mga stone, pwede rin yan. So, pumasok din ako dyan para tingnan yung mga stone nila. Ang gaganda, guys. Sobra. So,
kung ako ay bibili ng mga, siguro sa bahay, kung ako ay may talaga ng may bahay dito, bibili ako ng mga ano nila dyan, yung parang pang ilaw, ang gaganda talaga pang design. Tapos meron din sila mga ganyan, yung parang mga mini-mini trees. Yung mga plato din nila ay parang mga colorful. Yan, may mga beads din sila. And shot glass char. Ayan. Pero kung uuwi kayo ng Pilipinas at gusto nyong makabili ng mga gold, mga souvenirs na magaganda, pwede kayong pumunta dito sa place na to. Marami kayong mabibili mga souvenir o pampasalubong sa Pilipinas. So, ayan nga. May hinawakan nga ako dyan na heart stone. Ayan. Ang ganda-ganda niya. Kulay pink. Actually, naalala ko nga nung umuwi kami ng Bicol, kasi ang nani ko ay taga Bicol, may, hindi ko alam ha, may napulot kami sa dagat na malaking stone. So, parang Pilipinas lang din naman to. Yung mga, wala lang, nakwento ko lang. Mga about sa stone. Ayan, akala ko ano yan. Lagyanan ng ulam sa atin. Pero parang ano sa kanila, yung mga lagyanan ng sweets, pag may mga party-party, o oh, ba diba? Pang mahal na reyna ang peg ng trumpet na yun. Char. Marami din silang mga camel-camel na design, lampara ni Aladdin, nandyan din. Ayan, mamili kayo kung gaano kalaki at kaliit. Nasa inyo na. Kung gaano kaliit ang budget nyo. So, ayan nga. Ayan guys, may nakita nga kami mga parang beads-beads din. So, lumabas na kami dun sa store na yon kasi wala naman kami bibili, nang gugulo lang naman kami. So, ayan, may nakita kami sa kabilang store. More ilaw. Marami din silang mga ilaw na tinda. Tapos may mga furniture, ayan. May nakita din ako parang banga. Banga bang tawag dyan? Yung parang pwede mong babara ng mga sukang sa Saganar. Tapos, ayan, o, diba? So, sa kanila dito, parang marami silang mga anik-anik na mga lalagyan. Ayan. Meron din silang mga lagyanan ulit ng mga candies-candies. Yung kanina, yung tinignan natin, yung parang mga lagyanan ng ulam natin. Ayan, meron din silang mga ilaw dyan. Yung design ng ilaw nila, alam mo yung parang mga bote na basag na mga iba-ibang kulay. Ayun. So, pumasok nga ako, kinuhanan ko yan ng video. Napakaganda niya, guys. Lalo na kung papatayin mo yung buong ilaw ng store. Napakaganda niyan. Ayan, o. Oh. Diba? Kung gusto nyo rin lang mag-refresh, mawala ang stress, pumunta lang din kayo dito sa place na to. So, mawala lang din. Katulad namin, hindi naman talaga kami bibili. Mamamasyal lang naman kami. So, ayan. Pero, nakabili ako dyan kahit isa lang naman. Kasi nahiya lang ako dun sa nagtitinda. Ayan. Meron din silang mga lagyanan ng mga anik-anik. Kung ano mga gusto nyo. Pero, ayan o. Oh, diba? Maganda yung pang-display sa bahay. Para pag nasa Pilipinas ka at mayroon kang ganyan, o, oh, ibig sabihin nakapunta ka ng Middle East. Ganun. O, oh, ayan na nga. Mga iba din design ng mga pang ano, oh, 'di ba? Ang gaganda talaga ng design nila. Naisip ko ngayon, asawa ko kung nakita niya 'yan, sigurado binili niya 'yan. Mahilig siya sa mga ganyan, yung mga kakaibang bagay. Kaya niya nga ako nagustuhan eh. Sure. Kakaiba ba? So ayan nga, medyo napunta na tayo sa iba. Ayan na. May mga lumabas na rin kami. Kasi wala naman talaga kaming bibilhin doon. Ayan, sina kuya nag-aaway pa. Ayan, lakad-lakad lang. Ayan, sabi ng kasama ko siya na magka-camera sa akin. So, siya nag-camera sa akin. Meron ako dyan na parang nilagyan ako ng pabango sa kamay. So, yung mga pabango nila dito is parang oil-based. So, matagal mawala talaga. So, ayan. More. So, ayan na nga yung sinasabi ko. Yung kinikwento ko na parang pabango. Akala nila bibili ako. So, hindi na nila alam. Wala naman talaga akong pera. Ayan. Ayan yung mga lagyanan nila. O, diba? May malaking size sila. So, ayan. Yung pabangong yan, as in yung sa kamay ko, inabot pa siya kinabukasan. As in yung pagka-oil base niya,
Concentrated talaga siya. O. Diba? Nabubulol pa ako sa sobrang concentrated niya. So, ayan na nga. Ayan ang lalaki nila. Parang, pag kinuha mo yung kulong ka agad, char. Ayan na nga. So, hindi ko sure kung nakakita na ako sa Pilipinas, pero parang feeling ko hindi pa ako nakakita ng ganyan na kalalaki sa Pilipinas na mga alahas. Kasi hindi naman talaga ako pupunta sa mga alasan. So, ayan nga, nakakita ko sobrang laki. Bigla ako naisip talaga yan yung mga kapangyarihan. Ay, hindi. Kapangyarihan? Bakit napunta sa kapangyarihan? Yan yung mga alahas na tinago ni Lapu-Lapu. Ayan na nga, may nakita ako dyan na ring na may isang diamond. So, nung tinignan ko yan sa papel niya is 1,000 BD something plus. So, ang asawa ko kasi naghahanap siya ng parang ganyan na ring. Ayan, makikita nyo dyan, 1,000 something yung price niya. In BD ha, guys. So, nung tinanong ko siya, kalahati ang presyo ang nabawas. Ba't ganun? May magic. Diba? So, hindi ko alam ko. Siguro strategy lang talaga nila yan. Na-share ko na yan dun sa una, dun sa video ko. So, baka nga, kasi minsan, para mas maisip mo na malaking discount, pero may diamond siya, guys, isa lang. Nung pinakita ko nga yung video ngayon sa asawa ko, sabi niya gusto niya. So, pag-iipon na natin yan, guys. O, di ba? May nakalagay na G, wala siyang kawala. Halatang siyang asawa ko kasi may G na agad na nakalagay. O, di ba? Ang ganda niya, guys. O, di ba? Hindi siya sharp. O, 565. Oh, 'di ba kalahati siya ng 1,000? Nakakaloka. Kaya kung siguro pag bago ka tapos napunta ka doon, iisipin mo, "Oy, naka 50% siya, ganon. Hindi ka na agad tatawag." So, para sa akin, hindi ko alam. Wala akong masabi doon sa presyohan nila. Oh, so ayan nga. So para sa kanila ata, kapag may mga kinakasal parang ganyan, marami silang ano, gold dapat sa katawan. May mga white gold din sila, ayan. Iba-ibang store yan, guys, ha? Hindi lang yan isang store. So, may mga binibilan kami ng gold dito. Actually, dito sa part ng kusan kami nakatira, meron ka malapit dito. Doon lang kami bumibili. Pwede siyang hulugan na gold, pwede siyang hindi. So, nasa inyo, guys, kung paano nyo siya, kung bago lang kayo dito sa Bahrain, pwede kayo maghulugan. Actually, 3 months, 5 months, 6 months, nasa sa inyo nung pag-uusap nyo nung nagtitinda. Pero kung dito kasi sa place na to, di ko pa na sure kung pwedeng hulugan. Pero dito sa malapit sa bahay namin, pwedeng hulugan. So kung gusto niyo makaipon ng mga gold, pwede kayong maghulugan dito, guys. So ganun lang ginagawa ko para makatipid. So pwede niyo rin siyang business, guys. So ayan nga, nalipat kami sa isa pang store. Dito yung na-interview naming lalaki na sabi niya ay handmade nga yung mga ilaw nila na pinaapakan niya pa sa akin kanina. So hindi ko alam kung gaano katibay ito. Gusto niya pa nga ihampas ko daw sa sahig. Sabi ko ayoko kasi baka wala akong pambayad pag nabasag ko siya. So ayan nga, ang dami niyang ilaw and everything. Marami din siyang mga iba-ibang klase ng mga item. So ayan. So, sana, tinanong ko din kung magkano yan. Ba't nakalimutan ko siya? Para na-share ko sa inyo, guys. So, meron din sila yung mga pang souvenir na mga ref, yung mga pandikit sa ref. Hindi pala mga ref. Mga pandikit sa ref. So, nakabili ako dyan. Meron din sila may mga, ayan, mga colorful na mangko. Meron din sila mga parang, alam mo yung mga sumasayaw na mga parang, ano tawag doon? Yung mga sa disyerto na babae. Mga dati napapanood ko lang yung sa movie eh. Parang yung mga Egyptian bang tawag doon? Yung mga dancer, belly dancer yon, ganern. So ayan nga, meron din siyang mga maraming mga design na pambahay. Ayan, 'di ba? So maganda yan sana pang design sa bahay kung talaga meron ka ng bahay dito. Eh tayong taga ano lang, tayo ay taga hindi naman talaga tayo taga Bahrain. Huwag na tayong masyadong bumili ng mga ganyan. Actually, kung gusto nyo, nasa inyo yun kung paano nyo ibabudget yung pera nyo. Hindi ko kayo pinapangunahan. Gusto nyo lang. Sige, go. Ganern. So, ayan na nga. Meron din silang mga accessories, beads. Paulit-ulit lang mga sinasabi ko kasi yun lang nakikita ko eh. Char. So, ayan na nga si Kuya. Dinidemonstrate niya sa akin. Sabi niya, hapakan ko. Yung sinasabi ko kanina pa, naapakan ko daw. So, ayan. Napakan ko nga siya, guys. Natuwa ako kasi umikot pa ako, 'di ba? Naghawak ko may pa kami, girl. Oh, 'di ba? Pag nakita to ng asawa ko, lagot na talaga ako niyan, 'di ba? So ayan nga, kinoconvince niya akong bumili actually. Pagkatapos kong hawakan, 'yun ang strategy niya. Pagkatapos kong hawakan, kinonvince niya na ako. So meron din sila yung mga parang yung sa ulo ng mga sumasayaw, mga ganern. So mura lang daw 'yan. So pero hindi ako bumili. Malang
tumingin lang ako. Pero bumili ako sa kanya para hindi naman nakakahiya. Ayan, ang kulit talaga ng lalaking to. As in, pinaano niya pa yung belo. Pinaano niya pa sa akin. Belo ba ang tawag dyan sa mga Muslim? Basta yun. Pina-try niya pa sa akin kung paano. Ayan, o, diba? O, diba? First time ko actually na na-try yan. Hindi ko expect na ganyan yung kilalabasan niya. Ang ganda kasi. So, ayan. Ayan yung nabili ko din. Isa yan sa mga nabili ko. So, pag gusto niyo ng mga pang-gift, ayan, pwede yan dyan. So, meron din silang mga accessories back. Mga money box. Siguro nasa inyo na kung ano yung tatago nyo. Basta marami silang mga gandang box. Yun lang yun. Ayan, o. Oh, diba? Ang ganda ng store niya. Siya ang pinakamagandang store ng mga ilaw dyan sa place na yan. So, sa kanya kami nagpa-picture talaga. So, tapos na ang pagsasaya namin. Bandang pabalik na kami niyan, may nakita pa kaming manikin na Arabo. Sabi ng kasama ko, magpa-picture ka. Hindi ko alam kung pinicturean niya ako doon. Hindi ko na maalala. Charot. Oh, so ayan na nga, yung nasa taas niya, yung sa parang spaghetti, yung taas. Napakaganda niyan, guys. Akala ko may ilaw siya, wala pala. Ganyan lang talaga siya. So bumalik kami doon sa mga kayamanan nila, lapu-lapu na mga accessories, yung malalaki. Kasi ang sabi ng kasama ko, bibili daw siya. So bumalik kami diyan. Diyan yung meron pa kami nakita diyan na parang yung sangipin. Kung gusto niyo magpa-gold sangipin. Ayan guys, nakita niyo ba 'yan? Umiikot na 'yan. Yan yung sangipin. Yan yung sa una ng video ko. So ayan yung mga diamonds niyan or white gold na sa ganyan niyan. Medyo mura lang sa kanila, yung mga natanong namin. So, may mga discount pa sila. May nakasabay nga kami buong pamilya, as in, namili talaga. Pilipino sila, namili sila. Lahat ng credit card nila nagamit nila, char. O, diba? Ang lalaki, ang gaganda ng mga ring. Sobra. Pag suot mo to sa Pilipinas, nako, wala ka ng daliri. Ganarn. O, so, yun na nga. Ayan yun na sinasabi ko sa'yo. Siguro yung nanay ko, ipapaganon ko yung ngipin niya. Kasi wala siyang ngipin dito banda sa taas. So, ipapaganon ko. So, ayan ang ganda, diba? Ang gaganda ng mga nila. Ang lalaki. Hindi ko alam kailan ako makakapagsuot ng ganyan. Pero, feeling ko hindi. Sa tanang buhay ko, hindi ako makakapagsuot ng ganyan. Kasi, pag sinuot ko yung ganyan, katapusan na ng buhay ko, ganun. So, yun na nga. Pumasok kami sa isang shop. Tumingin yung kasama ko. Ayan, ang gaganda ng ring nila, guys. Ang mura lang ng mga yan. Pwede. Tinanong ko dun sa kasama ko kung pwedeng hulugan. Hindi naman siya sumagot. So, hindi siguro. So, ayan o. Diamond siya. Diamond yung taas niya. Ay, yung mga beads. Tsaka mag-a-assist talaga sila ng bongga dyan. Napakaganda ng mga nila. Ng mga accessories design actually. Ayan. Kasi dito sa place namin, kung saan kami nakatira, konti lang, parang limited lang yung mga design, hindi pwede. Pero pwede ka namang mag-request kung anong design. So, ayan nga, naisip ko lang, pa mga pang-gift sa Pilipinas. So, 162 lang siya, o, diba? Parang 162 BD is parang, how much sa Pilipinas yun? Basta mamaya ako na i-convert, ilalagay ko na lang dito sa video kung magkano yung conversion niya sa Pilipinas. Yun lang yun. So, ayan na nga. So, yun nga. May mga calculator dapat silang katabi dyan. Ayan. Kasi talagang compute to the person ang mga peg nila. Ayan na. Actually, isa yan sa mga nagustuhan ko. Pero medyo mahal yun kasi pure yun. Yung isa na medyo nauna is hollow siya. Yung parang malambot. Ay, ano tawag dito? Magaan siya. So, yun nga. So, isa din to. Tingnan mo yung price niya, guys. O, diba? Napakamahal niya. Pure gold yan. So, ang dami din mga pendant. So, ngayon lang nakita ng ganyang kadaming design. Meron din isa na parang binibilan namin dito. Yung pangalan niya hindi ko nabanggitin. Basta, siya, white gold yung nabili ko. Pero agad siya naputol. So, hindi ko siya masyadong likes. So, ayan yung gustong-gusto na kasama ko. Actually, binili niya yan. May kasama siyang ring. Ayan, diba? Ang gaganda. Ang gaganda ng ring nila. O, diba? Pero kung gusto nyo yung ganyan, medyo gusto nyo maghulugan. Kung hindi sa kanila pwede, kunin nyo lang yung design. Pwede nyo ipakita dun sa, sa suki nyong tindahan ng gold. Tapos sabihin nyo na pwede hulugan.
Minsan ginagawa namin yun eh. Pag kunwari, yung isang tindahan na ayaw nila ng hulugan, parang hiramin lang namin yung design. Char. Hiramin o ano, kukunin na yung design. Ganon. So, ayan nga, yung mga bracelet. So, magandang investment yan para sa mga goals kung gusto nyo mag-ano. Pero, hindi ko lang sure. Kasi, pag bumili kayo ng maraming gold dito sa Bahrain, so, syempre, kailangan nila ng papel dyan. So, yun na nga, guys. So, manghihila kayo ng papel. So, yun nga, guys. Thank you for watching, guys. Sana nag-enjoy kayo sa gold hunting namin kahit di naman kami namili. So, thank you for watching, guys. See you for the next vlog.